Heto nga daw ang lagay ng injury ni Ja Morant sa kanyang kamay, mga idol, at ang kanyang status laban nga sa Lakers sa Game 2. Pero bago nga yan, pag-usapan din muna natin ang ibang injuries natin this playoffs. At tunayin natin, eto nga si Tyler Hero na may fractured hand. Well, balita sa kanya, ang earliest possible return niya this playoffs ay sa NBA Finals pa. And I don't think, mga idol, there's a big chance na ang Miami Heat ay pumasok nga sa NBA Finals. Pero who knows, di ba, mga idol? Alam naman din natin ang NBA ay full of surprises. So let's see kung makakabalik pa ba itong si Tyler Hero. At kung makakabalik siya, it means papasok sa NBA Finals ang Miami Heat. Anyways, next balita naman natin. Next injury, Giannis Antetokounmpo, matapos ng kanyang back contusion. Sabi nga ng team ng Milwaukee Bucks ay doubtful siya para sa game number 2. Ang doubtful, mga idol, hindi naman ganun kaseryoso at may posibilidad or malaki pa nga posibilidad na pwedeng makalaro itong si Giannis sa kanilang next game. And I think, mga idol, expected na rin ang mga Bucks fans at ang ibang mga NBA fans na makakabalik din agad itong si Giannis Antetokounmpo. And next injury naman natin ay patungkol kay Jordan Poole, pero bago yan ay yung sinabi muna neto ni Kevin O'Connor na isang NBA reporter. Matapos ng 2 games na hindi magandang paglalaro neto ni JP, sinabi niya, Jordan Poole, I have no hope for him. He's not a good basketball player. Yan, mga idol, ang bold claim neto ni Kevin O'Connor dito nga kay JP. Na talaga namang sinabi ng mga Warriors fans ay talagang hater ka talaga ni JP, eh, no? Pero nga, mga idol, injured kasi itong si Jordan Poole. Kaya nga, grabing struggle ang kanyang nararanasan sa unang 2 game this playoffs. Alam niyo ba, mga idol, bago ang game 2 ay questionable na nga itong si Jordan Poole lang dahil nga sa kanyang ankle injury. Pero pinilit niya pa rin maglaro at ayun, mga idol, kitang-kita natin ang pag-i-struggle niya because of his injury. Tapos si Klay Thompson pa sinabi sa post-game interview after game 2 ay ito nga daw si Jordan Poole is playing on a half foot. Ibig sabihin, hindi 100% yung kanyang left ankle. Baka nga may sakit pang nararamdaman itong si Jordan Poole sa kanyang paa, pero pinipilit niya lang talagang maglaro. So yan ang explanation, mga idol, kung bakit sobrang struggle itong si Poole sa kanyang last 2 games. At ngayon ay pag-usapan na natin ang status ni Ja Morant. Dahil sinabi na ito ni Adrian Wojnarowski, para nga sa game 2 ay I do not sense a great deal of optimism around the Grizzlies team that Ja Morant will be ready to play in game 2. So basically, ang Grizzlies team ay hindi na inaasahan si Ja Morant sa game 2. Pero sinabi rin naman sa atin na isa pang report na ito na meron nga daw soft tissue bruise etong si Ja Morant and will be a game time decision for game 2 versus the Lakers. So it only means susubukan pa rin ni Ja Morant na bumalik nga kahit medyo masakit pa ang kanyang wrist nang dahil nga sa kanyang injury. Actually, mga idol, parang nari-injured nga lang yon dahil injury na yung kamay niyang yon. At yun, nagkaroon pa ng bagong injury matapos nga siyang bumagsak ng hindi maganda. At kung maapektuhan nga si Ja Morant ng injuring ito, mga idol, hindi lamang sa kanilang next game kundi sa mga susunod pa nilang games laban sa Lakers, ay baka nga maging dehado na sila dito nga sa series na ito. Actually, after pa lang ng first game, mga idol, itong si Stephen A. Smith ay medyo nagdududa na nga dito sa team ng Memphis Grizzlies at ang pinipili na ang team ng Los Angeles Lakers. Paano pa kaya kung mawala itong si Ja Morant, mga idol, para nga sa Grizzlies sa buong series? So napakalaking problema yon sa team ng Memphis Grizzlies at siguradong mapapadali ng lalo ang trabaho ng team ng Lakers. Anyways, get well soon para nga sa mga injured players dahil magandang ang manood ng NBA basketball kapag healthy ang bawat isa.